Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at muli po tayo mag-isip po sa Daily Devotion. Nandito na po tayo ngayon sa chapter 14 po ng Numbers, at ang aking pong sisir dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, nag-rebuild ang mga Israelita. Ang gabi ngayon, humagulhol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadali ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang bang mamatay tayo sa labanan at bihagin ang ating mga asawa at anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila, pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita po natin na yan pong mga taga-Israelita po ay makikita po natin na sila po ay nagreklamo na kina Aaron at Moises dahil nga po sa nangyari sa kanila, nawala po yung kanilang faith sa magdarisalita po na yung kanila pong pananampalataya ay nawala po, at parang sinisinila yung ating Panginoon. At sinabi nga po dito, mabuti pang mamatay nilang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. O dito po natin makikita na yung sinisi po nila sa ating Panginoon yung pong mga nangyayari sa kanila nung time na yon. Kaya dito po natin makikita na kapag po tayo talaga na kulang sa pananampalataya at nagkakaroon po tayo ng mga problema o mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin, ay dito po natin makikita na pagkulang po tayo sa pananampalataya, talagang kung ano po yung mga masasabi natin. Pero kung tayo naman po ay talagang tuwid at naaayon ang ating paniniwala sa ating Panginoon, ay siguro po ay hindi po natin masasabi yung mga bagay na ito na sinasabi po ng mga taga-Israelita, na sinasabi nga nila na mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. So dito po nga natin makikita na talagang yung mga bagay na minsan na pag tayo po ay kulang sa pananampalataya ay talaga pong makakaisip po ng mga bagay na gumugulo po sa ating mga isipan. So dito natin makikita na kung tayo ay buo at yung ating pananampalataya ay talagang tapat sa ating Panginoon, ay hindi po tayo mababalisa, hindi po tayo mag-alala. Kaya sinasabi nga dito sa Philippians 4:6, na sinasabi nga po dito sa verse na ito, na sa Tagalog po, ang sinasabi ko, huwag kang mabalisa sa lahat ng bagay. Sa halip, hilingan natin sa Panginoon na may kasamang pananalig at pasasalamat. Dapat po ganun po yung ginagawa natin, na kung meron po naman tayong pinagdadaanan na problema, ating pong hilingin sa ating Panginoon na may kasamang pananalig at pasasalamat. Purihin po ang Panginoon, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po ay mag-share sa ating devotion, Numbers chapter 18, verse 5 hanggang 8. Ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang gaganap sa mga tungkulin sa tuldang tipanan at sa altar upang hindi ako muling magalit sa sambayan ng Israel. Ako ang pumili sa mga kamag-anak mong Levita upang makatulong mo sa mga gawain ito. Handog ko sila sa inyo para malingkod sa akin sa tuldang tipanan. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maghahandog sa altar at sa dakong kabanal-banalan. Tungkulin ninyo ito, ikaw lamang ang pinagkalooban ng tungkulin ito. Sino mo makialam sa inyo tungkol sa mga sagradong bagay ay dapat patayin. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, pinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang bahagi mo at ng iyong mga anak habang panahon. Amen.
Gandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Number chapter 14, verse 13 to 17. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayoy mababalitaan ng mga taga-Egypto sapagkat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila. At kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin. Sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanilang isinumpa sa kanila kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At gayon ay dinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong sinalita na sinasabi. Amen. Naibabasahin ko po, Numbers chapter 14, verse 18 to 22. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sa nagana sa kaawaan na nagpapatawad ng kasamaan at nagpagsalangsang at sa anumang paraan ay hindi aaring walang muwang ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mag-aama sa mag-anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Ipatawad mo, isanasama mo ko sa iyo. Ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkatapawad sa bayang ito mula sa Egypto hanggang nag-ayon. At sinasabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Nag-unit tunay na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluhatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluhatian at ng aking magatanda na aking ginagawa sa Egypto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpu at hindi dininig at aking tinig. Amen. Magpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makita sa Bilang Kapitulo 14, versikulo 23 hanggang 27. Ito ang kasad. Walang sinuman sa kanila ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Dahil kahit nakita nilang aking makapangyarihang presensya at ang mga himala na ginawa ko sa Ehipto at sa disyerto, palagi pa rin nilang akong sinusubok at hindi sila sumusunod sa akin. Kaya hindi makapasok sa lupang iyon ang mga nagtatakwil sa akin. Ngunit papasokin ko sa lupang na kanyang tiningnan si Caleb na aking lingkod dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba at sumusunod siya sa akin ng buong puso niya. Maninira ng kanyang mga angkan sa lupang iyon. Huwag muna kayong dumiritso dahil may mga kananiyo at mga amalikita na nirahan sa mga lambak. Kundi magbalik kay bukas sa disyerto sa daang papunta sa dagat na pula. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang kailan pa ba ang pagreklamo sa akin ng masasamang mangyayaring ito? Narinig ko ang mga reklamo ng mga Israelita. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Numbers chapter 18 verses 21 to 24. I give to the Levites all the tithes and Israel as their inheritance to in return for the work they do while serving at the tent of the meeting. From now on, the Israelites must not go near the tent of the meeting, or they will bear consequences of their sin and will die. It is the Levites who are to do the work at the tent of the meeting and bear the responsibility for offenses against it.
This is a lasting ordinance for the generations to come. They will receive no inheritance among the Israelites. Instead, I give to the Levites as their inheritance the tithes, and the Israelites present as an offering to the Lord. This is why I said concerning them. They will have no inheritance among the Israelites. Mapagpalangapi po mga kapatid, ako po ay magbabagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 18, verses 25 to 28. At ang sinasabi na, "The Lord said to Moses, speak to the Levites and say to them, when you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of that tithe as the Lord's offering. Your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the wine press. In this way, you also will present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israelites. From these tithes, you must give the Lord's portion to Aaron, the priest." Amen. Pagpurin pong Panginoon. Maraming salamat po. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat, at ako po ay babasa mula sa Bilang chapter 29 to 32. Sabi po dito, kailangan na ang aking bahagi ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibinibigay sa inyo. Kapag nahandog na ninyo ito, ituturing ko ito handog ninyo mula sa gilikan o pisaan ng ubas. Maaari mong kainin at ng iyong pamilya ang iyong bahagi kahit saang lugar. Dahil saang lugar, dahil sweldo ninyo iyan sa inyong paglilingkod sa toldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain nito kung naihandog na ninyo ang pinakamabuting bahagi ng Panginoon. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi ninyo marurumihan ang banal na mga handog ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkain ng inyong bahagi, nang hindi pa ninyo naibibigay ang aking bahagi para hindi kayo namatay. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless you.